Nakita po natin, no, nung ito'y Marso 4 pa sa Pamplona, ng CCTV camera, ilang armado mga lalaki na kung saan bumarel at kaawa-awang individual ang nag-iwan na siyam na patay at 18 ang sugatan. No? Bagamat ang pandirig na ito ay tulong sa paggawa ng batas, iisa lamang ang ating layunin, ang paghahangad ng hustisya. Para makamit ang hustisya, ang ating Pangulo po ay lumika ng Special Task Force ni Camo na formal na ginawa sa pamamagitan ng Administrative Order No. 6. Ang task force na ito ay pinamumunuan ng inyong lingkod ay binuo hindi lamang para sa layunin na pag-iimbestiga sa insidente. Layunin din po ang magsampa ng mga kaso laban sa mga salarin, magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang karagdagang karahasan at matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa Negros. Ngayon, 45 araw na po mula nangyari ang kalunos-lunos na insidente, nagbunga ng walang humpay na pagsisika ng task force ni Camo. Ito po'y pinagsamang lakas ng Philippine National Police, ng AFP, ng NBI, ng NICA at iba pang ahensya ng gobyerno ay humantong sa pagkakahuli sa lahat, inuulit ko ho, lahat ng gunmen na nakita sa CCTV. Bilang karagdagan, nakuha rin po ang isang salarin na kumikilos bilang recruiter, organizer at supplier ng mga gunmen. Sa kabuuan, nasa 11 suspect na po, no, ang nahuli ng task force. Bukod po dito, may isa rin nahuli pero siya ay namatay sa isang gunfight, no, sa isang encounter. At ito po'y 11 na ito'y nasa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation. Sa ngayon, merong kabuuan 28 counts na information, no, na i-file para sa krimen ng murder, frustrated murder, attempted murder, illegal possession of firearms, at illegal possession of explosives. Bukod dito, inaasahan na may maghahain ng karagdagang counts ng mga krimen ito laban sa mga suspect na pending resolution pa ho sa Department of Justice. Sa kabilang banda, kaugnay sa search warrant operations, ang mga reklamong kriminal para sa paglabag ng illegal possession of firearms at illegal possession of explosives ay inihain labang kay Congressman Arnulfo Teves, Kurt Matthew Teves, Axel Teves dahil sa mga baril at pampasabog na nagpuan sa mga ari-arian ni Congressman Arnulfo Teves. Sa kabilang banda, nagsampa rin ng reklamo para sa illegal possession of firearms laban kay former Governor Henry Pride Teves matapos ang operasyon ng search warrant sa HDJ Tulong. Ang mga materyales na nakolekta dahil sa search warrants ay napapailalim pa rin sa patuloy na pagsisiyasat at posibleng pagsampa ng mga karagdagang kaso bilang resulta. Papalapit pa po, Mr. Chairman, ang task force sa huling yugto ng pagsisiyasat nito. Pinatitibay pa ang lahat ng mga ebidensya para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa natitirang mga sospek, kabilang na ang pinaghihinalaang mastermind. Pero sana lang po, mamaya, baka may makapag-usapan tayo medyo sensitivo na maka-apekto sa kaso. Kamukha po nang sinabi po ni Senator Tolentino, baka maaari po na lang sabihin na lang namin sa inyo through an executive session. At bilang panghuli, ito lang gusto kong sabihin, siguro nakita ninyo kung kano kabilis na huli yung mga bumaril. Napakabilis. Ako'y napapasalamat dahil sa pwersang pagkakaisa ng mga pulis, ng ating mga kasama sa AFP, ng NBI, lahat po nagtulungan. Sa totoo lang po, Mr. Chairman, meron tayong tinatawag na task force against the disbandment of private army groups, yung DPAGs. Ito po yung nakabase sa Mindanao. Ang miyembro po nito, ako po ang chairman nito, ang vice chairman ay ang secretary ng National Defense, and of course, kasama rin po rito ang lahat ng ahensya halos ng gobyerno. At napaka-epektibo po, Mr. Chairman. Sa totoo lang, sila po ang tinawagan ko noong nangyari po ito. At dahil po doon sa sanib pwersa ng lahat, nakita ng taong bayan na huli po kaagad itong mga taong ito. Bagamat kumpiyansa tayo na malapit ang matapos ang investigasyon, alam din natin na kailangan nating ganap na usigin ang mga isinampang kaso upang tuluyang mabigyan ng ustisya ang mga biktima. Tinitiyak po namin sa kagalang-galang na komite na ito, ang mga pamilya ng mga biktima at ang buong bansa na hindi natitinag ang pangako ng ating mahal na presidente at ng task force na maisa sa katuparan ng layunin ito. Hindi tayo titigil hanggat hindi mauhuli, makukulong at malilitis ng buong lakas ng batas ang huling salarin. Ito ang tanging paraan upang maibalik ng normal sa buhay ng ordinary mamamayan at mapanatili ang kayusang siguridad at pamatagal ng kapayapaan po sa Negros Oriental. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Abalos. When you said that all accounted for, diba? Yung lahat ng gunman na nag-participate during that assault doon sa bahay ni Gobernador Digamo, accounted for na lahat? Yes, sir. Ito po yung nakita sa videotape na mga sumugod at nagpapabaril po. Lahat po iyan ay nahuli po kaagad ng nandito po itong mga 11 of them. Actually 11 po ito. Plus one na patay. Plus one po yung namatay pero kasama yung isa yung sinasabi kong recruiter eh. So wala po siya, halos 10 lang po ito. Okay, 10. Bali 11 pa lang. Sorry, 11 sila pero isa po namatay sa encounter. Okay. Out of those 11, ilan doon ang discharge na sundalo or police? Can you give us a siguro ho masasagot po ito ni dito po siya Attorney De Lemos. Yes, yes, Attorney De Lemos, NBI Director. Can you give us this background of this 11 na accounted for na suspects?
Good morning, Mr. Chair and the members of the committee. Per investigation of the NBI and our counterparts from the National Bureau of Investigation, from the statements taken from all of those in custody, all of them are former military officers. All? Yes, sir. Yung namatay, parang ex-NPA yata yun, yung lumaban. Can you give us a background on this? Yung namatay, yung patay. Sabi nila, dati civilian, ng NPA yun. According to our investigators, sir, hindi military personnel yung namatay, yung isa. Hindi rin ex-NPA? Yun ang information na natanggap natin, sir. Tapos PNP, may alam ba kayo kung dati NPA ito, itong namatay? Thank you, Director De Lemos. PNP, yung namatay, may information ba kayo? Ah, sir, parang based on assessment ng sir doon sa sir, kasi na-identify mo na sir, parang may kwento lang sir na former NPA, parang gano'n sir. So, not validated pa sir, parang gano'n. Kaya nga, kinukonfirm ko sa inyo, baka may information kayo. Dahil on the first glance, kung tingnan mo yung forma niya, ako, I've been fighting the NPA since I was a single lieutenant. Parang NPA talaga forma eh, yung profiling lang. Yung kanyang forma, yung suot niya, may pagka-NPA talaga. Plus, the fact na marami nag-claim na taga Ginhulngan daw yun na ex-NPA. May maraming ako narinig information. But anyway, we will follow that up later. So, andiyan ka na rin lang. Can you address the query of Senator J.B. Ayres ito? Yung naobserbahan niya na absent daw yung anim na... Alima? Five of six ay absent daw. Nag-imisiga na ba kayo dito? Yeah, wait. To answer the question of Senator Ayres ito, we had an initial investigation doon sa mga bodyguard ni ex-Governor Digamo. And most of them, matagal nang nagsisilbi doon kay Governor Digamo at some of the policemen were relatives of Governor Digamo. So yung angulo na nag-traidor ay malabo yon. So yun ba yung absent? Yung absent, based doon sa provincial director ng Negros Oriental, they had their valid reason at nagpaalam naman daw sila. So ganun. So tinignan namin so yung possibility na talagang intentionally na absent ay inalis namin sa angulo na yon. So yung other yung IG, sila po yung nag-imbestiga doon. But nagkaroon na kami ng investigation doon. And I think Ma'am Digamo will answer that dahil kilala na yung mga bodyguard, matagal na sila. And some of them are close friends and relatives ni Governor Digamo doon. Based on our investigation to answer the question of... Thank you. Senator JB, if you may allow, Mr. Chair. Kasi po parang napakahirap. That fatal day, 5 out of 6 ang talagang wala. No? Anyway, sabi niyo, mayroong valid excuse. And Mr. Chair, I was also told that the only person security detail to report on that day, yung pampinsan talaga ni Governor Digamo. So, tanong ko lang, Mr. Chair, kung tapos na ba yung investigation dito ng PNP na talagang clear na kaagad yung 5 doon sa 6 na security detail who failed to report on that fatal day, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Can we... Sir, pwede patawag ko yung DRDO ng PR07 para pantagdag lang doon sa mga tanong niyo, sir? Yeah, pabilisan mo. Colonel Flores ba? Yeah. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 0908-655-3757.